ako nabalik na raw si Abila. Nabalik na ba? Yes sir, kasi po pina-refresher ko. Pina-refresher course po sila sir. Panji ah. Kung under investigation siya tapos binalik, so ibig sabihin wala siyang kasalanan? Siya na-relieve. Kasama po siya dun sa 700 na personnel. Ang galto, sabi mo, corrupt. Pero, andito si General Aro, di ba? I was asking General Katapang about you. And I told General Katapang that you were in the list of PRRD. Magandang araw at nagbabalik po tayo mga kababayan po natin para sa panibagong update sa pagpapatuloy ng investigasyon patungkol sa anomalya at mga korupsyon na nangyayari umano sa loob ng Bucor, sa loob ng Bilibid. At ipinagtataka nga ni Congressman Fernandez bakit ibinalik pa ang umano'y tinanggal na si Chief Inspector Abila at itong si General Aro. Pinagbabalik umano ni Angelina Bautista sa kanilang pwesto kahit pa ito ay under investigation, si tinanggal na at may issue umano ng corruption. Itong si General Aro ay isa sa pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa corruption. Ang ipinagtataka lang ni Congressman Dan Fernandez, bakit ibinalik pa ito? Wala na ba umanong makuhang tao? Ang palusot ni Angie Bautista ay dahil wala nga umano silang mga tauhan, kulang umano ang mga tauhan ng Bucor, kaya ibinalik itong dalawa dito sa loob ng Bilibid. Kaya nga naman, kung ang rason umano na walang tao, bakit hindi sila mag-hire at nabakaraming tao? Ayun nga, kay Congressman Fernandez. Kaya nga naman, lalong kaduda-duda na itong mga palusot at aksyon ni Angeline Bautista na isa, mga kababayan po natin, sa tinuturo na sangkot sa pagpapasok ng mga kontrabando dito sa loob ng Bilibid. Mga buildings. So halos lahat na ng lugar ay may mga wifi. And that created a problem because, of course, anybody can deal, you know, inside, no? Because of the wifi. Ngayon, ang tanong, ito po ba ay kinolekta na, inalis na doon sa mga lugar? Or still naandun pa rin siya? We will make a review and then we'll remove Mr. Chair. Can you ask yung mga tao mo? Sino superintendent ngayon ng NDP? Did you have an order to... kasi ang dapat natin gawin po, I think that laptops were donated sa Bucor, not for the use ba directly for the Idalaw? Yes, so, ba't hindi kayo maglagay na isang building na lamang doon, na doon na lamang po lahat ng mga laptops at yun lang ang may wifi. Isa lang. Hindi na nakakalat sa buong brigada ng bawat gang na meron silang kanya-kanyang mga laptops. I think that will create a widespread of wifi in all of the Bucor. Samantalang ilalagay po natin sa isang building lamang, doon na pupunta yung mga gusto mag-idalaw. 78 laptops sa kalagay doon para lahat sila doon na nag-ano. At mamamonitor po natin because I have received also a copy. Hindi ko alam kung sino nagpadala nito pero nag-iidalaw sila pero wala silang mga bantay. Syempre paano yan kung ano nang ginagawa nila sa laptop? It's either that they are trying to communicate with the other elements of crime. Like, yes, yung mga sindikato, di ba? I make sure that there are guards guarding them when they use the e-dalaw. Please. Yes, Mr. Chair. Please, ha? Okay, I'm going back to, Angie, because, si Superintendent Angie, kasi I remember the last time that you were saying, kasi we have invited those people na mention natin dito, no? You were saying that si, nagtanggal kayo ng mga empleyado that time, di ba? 700 that time tinanggal nyo, and a certain, ano pa alam? A certain Abila, ang sabi mo, andiyan ba si Henry Abila? Ano position niya doon, Superintendent Angie, yung Abila? Being a former superintendent ng NDP. Ano position ng Henry Abila? Mr. Chair, ang alam ko po, SPU. Security Personnel Unit. Opo. So sila Rumoronda? Yes, sir. So Rumoronda. So accordingly, parang sabi mo, corrupt tong taong to. Corrupt ba yun? Actually, sir, under investigation po yung 700 na na-relieve po. Ilan ang natanggal? I am not particular po dun sa Mr. Chair dun po sa special order kasi I was not the one who signed the relief order po. O, ako dito General Acop, nabalik na raw si Abila? Nabalik na ba? Yes, sir. Kasi po pina-refresher course po sila, sir. Angie, ha? Kung under investigation siya tapos binalik, so ibig sabihin wala siyang kasalanan? Mr. Chair, hindi naman po actually kasi wala na po kaming makuha pong personnel, sir. Angie, 5,000 niyang empleyado dyan. Kayo na lang ba ang pinakamagaling? Wala natin sabihin na wala nang makuha. Ha? That's wrong.
Mr. Chair, 1,455 po ang natatandaan ko po na invalidated plus 800 plus po yung attrited po. In-extend lang po sila ni Secretary Remulla Sir hanggang, hindi ko po alam kung hanggang October. Okay, pero don't use the premise na wala nang makuha. Kasi nga, ang dami-daming empleyado ng Bucor, tapos wala kayong makuha. That's impossible. Mr. Chair, we only have 5,000 plus po na empleyado versus 51,000 po na PDN. Okay, thank you so much, Superintendent Angie. General, can we be assured that this 78 laptops will be put into one building for us to reduce? Mr. Chair, may I be allowed to yes, go ahead, sir. Give an input? Kaya po namin kinalat yan sa mga pangkat. 13 po sila. Ngayon, pag sinabi mo na ilalagay ko na sa isang lugar, lahat po ng pangkat gagalaw or idalaw. Schedule na lang, General Katapang. You can yes, schedule on that. We will hindi naman necessary po na 78 na nilagay natin doon. Lahat sila, schedule niyo po. Yes, Mr. Kasi meron naman kayong right scheduling that you have to be followed. Ano? Hindi, alabaw, itong araw na to, bahala na gang. O sa susunod na araw, Batang City Jail, o Komando, susunod. Huwag nyo silang pagsasama-samahin. Talagang, pag pinagsama-sama nyo, mangyayari sa atin dyan. Ayan, siya, no? Yes, Mr. Chair, we will comply. Okay. Superintendent, ano ka ba? Chief Inspector o ano? Correction, Senior Inspector po. Senior Inspector, corrupt ka daw. Totoo ba yan? Wala pong katotohanan yan, Mr. Chair. Paki-ano mo yung sarili mo. Dahil, they have put you under investigation. Mula po kasi nung napasok po ako sa Bureau of Correction, wala po akong kinasasangkutang anumang kaso na magpapatunay na po ako ay na-involved sa corruption. Superintendent Angie, ba't mo sinabing corrupt si Henry Avila? Sir, Mr. Chair, nung pong last meeting natin, ang tinanong niyo po sa akin kung bakit po siya na-relieve. Kasama po siya dun sa 700 na personnel na iniimbestigahan namin po for corruption. Investigation yun. Iniimbestigahan ka daw, Chief Inspector, sa corruption. Mr. Chair, nung panahon po yun, ako po'y na-assign sa maximum noong April 4 hanggang April 11 po ng taong kasalukuyan. Meron po akong dala ritong certification sa Bureau of Internal Affairs Service na nagpapatunay po na hanggang ngayon po ay wala akong kinakaharap na anumang kaso. No pending case po. Anong knowledge mo doon, Superintendent Angie? Bakit nasabi mong corrupt siya kung wala naman pala siyang pending kaso? And he is not under investigation right now. Mr. Chair, hindi ko po sinabing directly pong corrupt siya. Pinarelieve po yan lahat. Hindi naman po kasi ako nagre-relieve. Nirelieve po namin yung buong pwersa po ng maximum kasi from time to time po, may mga iniimbestigahan po tayo. Kaya ako nagulat sa iyo noong last hearing. Tinatanong ko sa iyo, certain hand, Henry Avila, ganun sa mo. Bakit tinanggal to? Sabi mo, corrupt. So be careful with your words, ha? Mr. Chair, I stand to be corrected. Okay. For corruption po yung issue. So sinasabi mo, they are under investigation for corruption. Yes po, ayaw. Mr. Chair. Kaya ako medyo, sabi ko, we have to give a balance hearing on this because we are accusing somebody. And that's the reason why, sabi ko, patawag yung mga nabanggit ko, baka mamaya. And even General Aro, andito si General Aro, di ba? I was asking General Katapang about you. And I told General Katapang that you were in the list of PRRD. If you are showing good conduct of your position, no? It's uncorrected on what I've said, no? But I think you have to prove yourself, ano? Dito sa hearing na to. Otherwise, baka mag-isip kami na talagang patong din kayo, ha? We are not directly linking each and every one of you in here, but of course yung public perception, yun ang mahirap eh. Kaya ayaw namin mag-akusa dito eh. We're just trying to put up the dots, interpolator, but may nabasa ako tungkol doon sa pagkain. And that's the reason why I asked the caterer na to be here. Andito ba yung caterer natin?